Magandang araw ho sa inyong lahat and welcome again to another learning session here in RHTV. This learning session, as I said, is brought to us by RHTV and the Colaico Foundation for this week's episode of Seminar School Plus. Our topic for today is all about mathematics of personal finance. Now, bago kayo masindak, matakot, mangamba dahil puro numero or computation ang gagawin, we will try to demystify o simplihan itong mathematics of personal finance. Dahil pera ang pinag-uusapan, kahit papano yung basic arithmetic, addition, subtraction, multiplication at division, kailangan maintindihan natin kailan nagagamit at paano't maapektuhan ang ating buhay pinansyal. Our coverage for today will cover 5 items. First, a reminder about inflation. Second, time value of money. Anong sabihin ng time value of money? Ano ang halaga ng pera natin ngayon sa hinaharap? Or ano ang halaga ng pera makukuha natin sa future sa presyo ngayon? Pag-uusapan din natin, syempre, ang interest. Interest whether kayo ang nag-uungutang o interest na kayo ang kumikita. Pang-apat, we will also discuss the lagi nakaka-attract sa any individual investor. Kapag kayo naalukan ng double your money, ano ba ang mathematical equation or trivia na pwede nating gamitin para tayo mabigyan ng giya tungkol sa double your money? At panghuli, dahil lag dito sa Colaico Foundation, we really encourage you to grow your money. We will try to give you the right equation depending on your age kung saan kayo mag-i-invest. So, let's start it off. Inflation. Ilang beses nyo na siguro narinig sa Colaico Foundation, sa pera-pera lang yan, or dito sa Seminar School Plus, a discussion on inflation. Inflation, simply, is yung pagtaas ng presyo ng mga pangunahing bilihin. Taon-taon o halos araw-araw, tumataas ang presyo ng bilihin. Binababa nito ang kakayanan o yung halaga o yung purchasing power ng perang hawak natin. Anong ibig kong sabihin? Ito ang inflation history ng ating bansa mula noong 1990 hanggang last year. Anong ibig sabihin ng inflation, pagtaas ng mga presyo ng bilihin? Yung binibili natin na 100 piso 20 years ago, today, ito ay 308 pesos na. Yung binibili nating 100 pesos 10 years ago is about 162 pesos na ngayon. Tumataas ang presyo ng mga bilihin. In fact, yung nakaraang 3 taon, yung binibili natin na 100 pesos 3 years ago is now 111. In fact, the past 3 years, nag-average ng about 3.7% every year ang pagtaas ng mga presyo ng pangunahing bilihin. The good news, the past 3 years, pababa naman siya ng pababa. Kaya kung dati nag-average ng 5%, ngayon ay nag-average na lang ng 3.7%. In fact, last year, at 3.1, isa yan sa mga pinakamababang pagtaas ng mga presyo ng mga bilihin. Now, kailan natin magagamit yung konsepto o yung input tungkol sa inflation? Unang-una, magagamit natin yan sa time value of money. Ano yung sabihin ng time value of money? Meron dalawang halaga ang pera, future and present values. Let's first discuss future value. What does future value mean? It is the amount to which an investment will grow after earning interest. Ibig sabihin, magkano ba itong pera ko ngayon lalago sa darating na panahon? Considering the concept or the input of inflation or yung pwedeng kitain. Ang formula, medyo parang komplikado intindihin, is future value equals the present value multiplied to 1 plus I, interest or inflation rate, multiplied to itself to the power of time. Anong ibig sabihin? I'll try to simplify. And I'll simplify it by using an application. For example, kailangan nyo ng 10,000 pesos every month sa panahon ngayon. Gusto nyo magretiro after 7 years. Kung i-estimate natin ang inflation to grow at 5% a year, pwede nating makuha kung magkano ang future value ng 10,000 pesos 7 years from now. The formula states that yung present value na 10,000 i-multiply to 1 plus the inflation rate. In this example, we use 5%. To put
percent into decimal form, we just move 2 places to the right. Kaya yung 5% naging 0.05. Plus 1.05 multiplied to itself. How many times? Kung ilan yung panahon. 7 times dahil 7 years. 1.05 multiplied to itself 7 times is 1.4071. 1.4071 multiplied dun sa present value, yung 10,000 pesos ngayon, will give you a product of 14,071 pesos. 14,071 pesos is the future value of 10,000 7 years from now if tumataas ang mga presyo ng bilihin at 5%. Ulitin natin. 10,000 pesos today is equal to 14,071 in the future. 7 years from now, kung ang pagtaas ng mga presyo ng bilihin ay 5%. Kailangan nyo ng 14,071 7 years from now para mabili kung ano ang nabibili ng 10,000 ngayon. Assuming 5% ang pagtaas ng mga presyo ng bilihin sa loob ng 7 taon. Sa libro ni Mr. Francisco Colaico, medyo pinadalingan na ang pag-compute noong factor na gagamitin sa pag-compute ng future value. Sa libro niyang Pera Palaguin Workbook, dito sa Pera Palaguin Workbook, meron siyang ginawang table, page 68, na makikita nyo na yung table na inyong gagamitin at hindi nyo na kailangan mag-multiply. You just look at your period, kung ilang taon, and the interest or inflation rate or percentage that you will be using. So allow me to promote again, with the book, Pera Palaguin Workbook, it will help you mas madaling i-compute kung ano ang future value at kung ano ang present value. Ano naman yung present value? Present value is the converse or the opposite of future value. Ibig sabihin, alam natin kung magkano ang makukuha natin sa future, gusto nating makuha kung magkano ba ang halaga niya sa presyo ngayon. Of course, magfa-factor in din dyan ang inflation or interest rate kung ito ay tungkol sa investment. Since it's the opposite, instead of multiplication, the opposite of multiplication, division. That's why the formula, dahil alam mo na yung future value is divided into 1 plus I or the interest or inflation rate multiplied to the power of time, or you will multiply it to itself how many times depending on the number of years. Let's have an example para mas madaling maintindihan. Kung kayo ay nag-invest, nagpalago kayo ng pera, at may binigay sa inyong maturity value. Ibig sabihin, alam nyo na kung magkano ang inyong makukuha. For this example, 100,000. Meron kayong pinaglagyan at sabi sa inyo, after 5 years, 100,000 ang paglago ng inyong or ang perang makukuha nyo after 5 years. Kapag gusto nyo malaman, magkano na kaya ang mabibili ng 100,000 pesos 5 years from now? You can do so by computing present value. So the formula, instead of multiplication, you now divide. You multiply it to itself, 1.05 to itself. How many times? In this example, 5 times dahil 5 years. Again, bakit 1.05? 1 plus I, yung I is the inflation rate, which is 5%. In decimal form, 0.05 plus 1 is 0.05 multiplied to itself. You will now get 1.2763. Divide 100,000 with 1.2763. You will get a quotient of 78,351. Anong ibig sabihin? Yung makukuha nyong 100,000 pesos 5 years from now can only buy what 78,351 is buying today. Why? Because of this thing, inflation, pagtaas ng mga presyo ng bilihin, bumaba ang purchasing power ninyo. Ang 100,000 katumbas lang ng 78,000 today. That is the time value of money.
Humanda ka na dahil arangkada na ang mga balita. Arangkada na ang mga impormasyon. Arangkada na ang mga reports sa loob at labas ng bansa. Arangkada na. Kaya ang umaga mo makukumpleto na. Kumpleto na ang lahat ng detalye sa Arangkada Balita. Arangkada Balita tuwing umaga sa oras ng iyong pagbangon. Arangkada Balita kasama ang dalawang opisyal na taga Bulabog ng iyong umaga, si Bonito at Day Junior. Ninyo Bonito Padilla at Dennis Antenor Day Junior. Arangkada Balita, Lunes hanggang Biyernes, alas 4 ng umaga at alas 5 ng hapon sa DZRH at RHTV. Isang pagtalakay, isang paghihimay, isang pagpapaliwanag, programang tututok sa mga nangyayaring balita at issue ngayon. Mas malalimang pag-uusap sa isang mas malawakang paghahanap ng mga detalyeng kailangan mo sa umagang puno ng impormasyon. Ito ang Damdaming Bayan. Damdaming Bayan. Kasama ang kaagapay ng lahat ng Pilipino sa paghahanap ng katotohanan. Ang broadcaster ng bayan, Joe Taruk sa Damdaming Bayan. Damdaming Bayan, Lunes hanggang Sabado, alas 7:30 ng umaga, sa bayang mapapakinggan sa DZRH, sa bayang mapapanood sa RHTV. Damdaming Bayan. Ang programang tututok sa ating mga kapwa, mga pangangailangang kailangan ng suporta, tulad ng isang karamay na laging nasa tabi sa loob ng mga dekadang pagtulong sa Pilipino. DZRH Operation Tulong. Aksyon agad! Mga pagtulong na di na kailangan ng mahabang pag-aantay. Ngayon, agad-agad! DZRH Operation Tulong. Aksyon agad! Kasama si Andy Vital. DZRH Operation Tulong. Aksyon agad! Hi, I'm Pastor Edwin Tugano ng Alabang New Life Christian Center. Nais ko kayong imbitahan sa isang programa na makapagbibigay ng mensahe ng pag-asa sa inyo. Alam niyo, sa buhay, marami tayong kinakaharap, maraming pagsubok, ngunit ang salita ng Diyos, the Word of God, will bring you life and breakthrough and miracle. Kaya nais ko kayong imbitahan sa programang ito, This New Life, every Sunday, 8 to 9 p.m. Magkita-kita po tayo doon. God bless. Mga pagkain masarap kainin na nakakabawas ng timbang. Mga lutuing sosyal ang pangalan at napakamahal sa hotel na simple lang palang gawin. At mga tsibog na pag pinagsama-sama, di mo akalaing champion ng lasa. At mura pa sa isang show na lalabas ang sarap. Show Rap Sabado, kasabay sa oras ng luto mo. Show Rap sa RHTV. Okay, welcome back to Seminar School Plus. Our topic today, Mathematics of Personal Finance. We have discussed inflation and time value of money. Now, we'll discuss interest. Interest is the cost of money over time. Ibig sabihin, basta lumagpas ang panahon, maski na isang araw, isang linggo, isang buwan, isang taon, kailangan ang pera kumita. Yung kita doon, ang tawag ay interest. For our purposes today, we will discuss two kinds or two ways to compute interest. Simple
and compounding. Yung simple interest ang ating unahin. Ang simple interest, yung kita, yours is computed on the original amount multiplied by its time and the rate. Now, let us see this example. For halimbawa, nang hiram sa inyo ng 12,000 pesos, nangutang ng 12,000 pesos at babayaran daw sa loob ng 10 taon at ang interest ay 15%, gusto mong malaman kung magkano ang suma total na makukuha mong pera after this exercise or after 10 years. First to compute is the interest. Formula for simple interest is principal times rate times time. So yung principal na 12,000, yung rate na 15% in decimal form, 0.15, times 10, which is 10 years, the time or the period, you will get 18,000 pesos. Ang kikitain nyo sa loob ng 10 taon is 18,000 pesos. Pero ibabalik din sa inyo yung hiniram na 12,000 pesos. Kaya ang suma total, the original amount that was borrowed at 12,000 plus the interest of 18,000, sum total of 30,000 pesos. Simple way of computing interest. Now, paano naman yung compounding? Compounding is you want to earn on interest upon interest upon interest. Yung kinita nyo, hindi nyo kinukuha. In fact, dinadagdag doon sa kailangan nyong bayaran or kailangan bayaran sa inyo. So, let's use the same example so you can see the difference. May nangutang ng 12,000 pesos, babayaran sa loob ng 10 taon, ang interest is the same rate at 15%, but this time, compounding. The formula for to compute compound interest is the same way to compute future value. So you will see the familiar formula of principal multiplied to 1 plus I or interest rate multiplied to itself or multiplied to the power of time. So 15% is in decimal form 0.15 plus 1 is 1.15 multiplied to itself how many times? To the power of time, that means 10 dahil 10 years. 1.15 multiplied to itself 10 times is 4.0456. Yan ang iating i-multiply sa principal na 12,000 pesos. Once you multiply, the quotient is the sum total due you after 10 years. Compared to simple interest, doon sa compounding, ang total interest na nabayad sa inyo is 36,546. If you will still recall the simple interest computation, the sum total na babayaran sa inyo is 30,000 at ang interest na kinita lang ay 18,000 pesos. So simply, compounding, kapag kayo ang nagpapalago or kung kayo ang babayaran, gives you more compared to simple interest. At the other side of the story, sana kung kayo ang nangungutang, kayo ay nagbabayad lang ng simple interest instead of compounding. Now, again, in the book of Mr. Colaico, Pera Palaguin Workbook, on page 68, you will see right away the future value table na madali nyo nang makikita at hindi nyo na kailangan mag-compute 10 times or 15 times or 20 times, lalo na kung ang binigay sa inyong period ay 20 years. So, again, look it up, Pera Palaguin Workbook by Francisco Colaico in National Bookstore and other popular bookstores nationwide. Now, to further differentiate simple interest versus compound interest, assuming meron kayong 1,000 pesos at ito ay kumita at or bibigyan ng kita ng 10% simple interest every year, ibig sabihin, 10% of 1,000 every year, bibigyan kayo ng 100 pesos. That is why at the end of the first year, meron na kayong 1,100. At the end of the second year, 1,200 and so on and so forth. Every year, nadadagdagan kayo ng 100 pesos. That's why, based on the table, on year 10, ang sum total na ng inyong pera ay 2,000 pesos.
At the end of the 20th year, yung 1,000 pesos nyo ay 3,000 pesos na. At the end of the 30th year, yung 1,000 pesos nyo ay 4,000 pesos na. Because this is giving you 10% simple interest. How about comparing it to compounding? So, mapakita ko na ng mabilis. Yung dating yung 4,000 is 17,449 sa compounding. Bakit ganun ang nangyayari? Yung 10% compounded, you are earning on interest upon interest upon interest. Unlike sa simple interest, you will only multiply or apply the 10% sa 1,000 pesos every year. In compounding, you apply the 10% every end of the year, including yung kinita niya for that year. That is why, in comparing simple versus compounding, even at the same rate, lamang na lamang ang compounding, lalo na kung kayo ay nagpapalago. Just look at the table. Kung year 1, the same. Pag pumasok na ang second year onwards, lalo na patagal ng patagal ang period, palaki na ng palaki ang difference. So again, if you are saving and or investing, make sure you look for instruments that compound so that your money will exponentially grow, not only with the percentage but the growth and the power of compounding. Now, maraming nahahakayat o nahihikayat kagad kapag may inalok na investment and it gives double your money. Iba, lihiti mo. Yung iba, medyo nakakaduda. For today, we will just give you a mathematical trivia about double your money. The rule of 72. Bakit mathematical trivia? Dahil kapag yung iba ang ginamit nyo, 73, 75, or 95, hindi lalabas yung tamang sagot. Anong tamang sagot? The rule of 72 helps you to compute how many years your money or investment will double or at what rate or percentage dodoble ang pera nyo. Let's see an example. If meron lumapit sa inyo at sinabing yung pera nyo ay dodoble sa loob ng 10 taon, you can actually find out what the interest or earning rate or percentage will be. Use the rule of 72. 72 divided by 10, dahil sinabi 10 years na doble ang inyong pera, the quotient is 7.2. 7.2 is the percentage, the earning rate every year, compounded, kikitain ng inyong pera para dumoble sa loob ng 10 taon. Simple, rule of 72. What if it's the other way around? May lumapit sa inyo at binigay sa inyo ang earning rate or earning percentage. In this example, 12% a year. Again, use the mathematical trivia rule of 72. 72 divided by 12, you don't have to put it in decimal form. Kung anong sagot, that's the number of years it will take so that your money will double at the earning rate that was given to you. 12%, 72 divided by 12, kung anong sagot, number of years it will take so that your money will double at the rate that it was given. So, kung meron binigay sa inyo na ang kinikita ay 1% every year, so 72 divided by 1, it will take 72 years bago dumoble ang pera nyo sa 1% a year interest. Kung 0.5%, wala pang 1%, it will take 144 years bago dumoble ang inyong pera. So, every now and then, kapag merong investment kayong ginawa, do the exercise of rule of 72. You will get to find out at what rate or at what period, ilang years, kakailanganin para dumoble ang inyong pera. Now, paano pwede pang gamitin yung rule of 72? One of our seminar attendees years back was doing his statement of assets and liabilities and net worth. We encourage you doing your own SALEN, statement of assets and liabilities and net worth.
Not because hinahabol kayo ng BIR o merong lifestyle check, but simply it tells you, guards and guides you kung kayo ba ay lumalago, kung kayo ba ay yumayaman. This is the statement of assets and liabilities of that individual. Lahat ng assets, lahat ng pagmamay-ari niya, na merong halaga, na pwedeng bilhin sa kanya ng ibang tao, at lahat ng kanyang pinagkakautangan. Balanse ng lahat ng kanyang pinagkakautangan. Assets minus liabilities will give you your net worth. First time this individual did it, meron siyang 1.86 million na net worth. Yan ang kanyang netong halaga. After 1 year, without additional assets, but nabawasan ang liabilities, tumaas ang kanyang net worth dahil nabawas ng kaunti ang kanyang pinagkakautangan. Kaya comparing to the previous year of 1.86 million, we can say that this individual has grown his net worth to 2.055 million or about 10.29% growth. Your net worth can grow two ways. How? First, pay off your liabilities. Bayaran yung lahat ng ating pinagkakautangan. Kapag wala na kayong utang, pwede nyo pa rin increase ang inyong net worth by increasing your assets. In this example, if this individual sets a target of 10.29% growth every year and uses the rule of 72 stated earlier, he can expect every 7 years na yung net worth niya ay dodoble. So, lahat ng kanyang saving or investments is targeting ng ang net worth niya dodoble every 7 years or just a growth of about 10.29%. The first time he did this, he was 35 years old and at a net worth of 2.05 million. Because of the rule of 72 that now he can project and estimate and tracking the growth of his net worth and maintaining a target earning or growth rate of 10.29%, he can expect at a certain age na ang kanyang net worth ay dumodoble every 7 years. So imagine if you have this plan, this guide, this set of targets on a particular period of your life, well-guided na pagdating niya ng 42, dapat ang net worth niya 44 million na, bago siya mag 50 years old ay 8 million na, or bago siya mag-retiro at 65, 2 years before the mandatory retirement, meron na siyang almost 33 million pesos. That is a way to properly plan your financial net worth and using rule of 72. Now, last item to discuss on mathematics of personal finance, the age formula in investing. Ano itong age formula in investing? Depending on your age, dahil lagi tayong sinasabihan, the most common investment cliche, do not put all your eggs in one basket. Kung tatanungin at gusto nating sagutin yung tanong na saan ko ba ilalagay ang perang aking iniipon, if you use the age formula of investing, it dictates that invest half your age in low-risk investments. Low-risk investments are government securities, corporate bonds, or yung familiar tayo ng mga time deposits. Invest half in moderate-risk investments, example, mutual funds. And the rest, invest in high-risk investments like direct stock market investing or probably you want to get into your own business, which is the highest risk proposition. How does this age formula work? As the rule says, invest half your age in low-risk investments. For example, you are 30 years old at meron kayong 100,000 pesos investable funds. Kung tatanungin, paano ko ba hahati-hatiin ang 100,000 pesos dahil do not put all your eggs in one basket? Using the formula, 30 years old divided by 2, dahil sabi invest half your age, will give you 15. 15 will be the ratio of your investable funds in low-risk investments. Ibig sabihin, ulit,
30 years old divided by 2 will give you 15, or will tell you that 15% of your 100,000 investable funds, which is 15,000 pesos, dapat nasa low risk investments. Example, time deposits, corporate bonds, or government securities. The next type of investment, dahil you want to diversify, do not putting all your money in one investment, use the same formula, 30 years old divided by 2 will again give you 15, which means 15% of 100,000, which is 15,000, ilalagay mo naman sa medium risk investments like mutual funds. The balance, which is about 70%, paano nakuha ang 70%? 100% minus 15% and minus another 15% will give you the rest or the balance of 70% or 70,000 pesos in high-risk investments. Meaning like stock market, or probably that money you will use to start your own business. Now, bakit ganon ang pagka-advice na kapag bata, pwede kang mas marami sa high-risk? Kapag tumatanda na tayo, pababa na ng pababa ang pwede mong ilagay sa high-risk. Simply put, because the younger you are, the more risks you are able to take or kaya mong tumanggap ng mas malaking peligro. Why? Dahil mas malaki ang panahon or meron kang panahon na pwedeng makabawi. At may panahon ka kumita ng active income. Malamang ikaw ay nagtatrabaho pa or pwedeng magtrabaho muli compared to someone who is about to retire or a retiree who cannot afford to take more or additional risks. Again, I will go through it para madaling maintindihan. The guide to not putting all your eggs in one basket will depend on your age. You want to divide it into three types of investments. You use your age divided by 2, kung anong sagot, that's the percentage of your investable funds na ilalagay mo sa low-risk investment. In the same breath, 30 years old divided by 2 or 15 or 15% of your investable funds or an absolute amount of 15,000 pesos you put in medium risk investments. And the rest, the balance, you put in high risk investments. Kapag kayo tumatanda na, mas lumalaki ang investments nyo sa low risk and medium risk, bumababa naman sa high risk investments. The older you get, the less risks you can take. Okay? So at this point, I'd like to thank one of our sponsors, KSK Co-op, your investment vehicle for your or alternative vehicle for your saving and investing. Please check their website www.kskcoop.com. And of course, I'd like to promote the books authored, written by Francisco Colaico, our principal in the Colaico Foundation. These books are available in National Bookstore and in other bookstores nationwide. If you want to order directly from the Colaico Foundation, visit their website www.colaicofoundation.com. I would also want to invite you to follow me on Twitter. Just search for hashtag Armand Bengco, or in Facebook. Just look for Armand Bengco, like the page, and every day I put some updates, lalo na sa larangan ng kaperahan. So, this is Armand Bengco of the Colaico Foundation inviting you again for another episode of Seminar School Plus next week. Same time, same place, here on RHTV. Interesting topic next week, investment strategies. You don't want to miss that episode. So again, thank you very much and happy investing.